Well, reaction video to. Although ito na yung last vlog ko. Dapat last vlog ko na yung kanina pero nagdagay na lang ako ng extra. Kasi napanood ko na to sa TV pa sa 24 sa yung GMA News ang unang nagpalabas na ito. Ewan ko kung may pumansin. Ito yung reaction ko dun kay Christian Oliver Talampas na isang artist na nakapag gumawa ng iconic last shot ni Michael Jordan noong 1998 NBA Finals against the Utah Jazz. Talagang siya yung gumawa. It took him 3 days o 620 hours at dahil bira nang pumirma si Idol ngayon, napakaswerte nitong tao na to. Pinirmahan ni MJ yung kanyang ano, kanyang artwork, binalik, pero yung print daw na kay MJ. Diyos ko po. Sana ako rin. Sabi ko nga eh. Mahawakan ko lang yung kamay ni Jordan. Pwede na. Pwede na akong pumunta sa langit o sa impyerno. Wala akong pinapangarap sa buhay, kundi, ano, isa yun eh. Kung may pagkakataon mo na ako pumunta ng Amerika, yun lang makita si Jordan. Eh, ayoko naman lumapit sa kanya dahil baka maiyak lang din ako. Pero kung mangyayari yun, yun ang pinakamasayang parte ng buhay ko. Siguro, yun yung isa sa pinakamasayang. Maraming nagsasabi, feeling Jordan daw ako. Sino ba naman ang hindi? Sabi ko nga eh, kung makikita lang nila ako maayos, tignan ko lang kung matalo nila ako. Baka hindi lang si Jordan ang makita nyo. Baka makita nyo na buhay si Kobe kung sakasakaling may maayos akong katawan at naglalaro ako. O makita nyo ulit naglalaro si Sambo Ilim. O si Bong Alvarez pag ako naglaro. Ewan ko lang because siguro nag-inspirasyon ko na yun eh. Nagsimula lang kasi ako manood ng basketball 7 years old. And yung unang player na nakarelate ako is Michael Jordan. Because pinapaliwanag sa akin ng papa ko na sila Larry Bird, sila Magic Johnson, sila Kareem, and yung mga nagpapapanalo. And nung time na yun, nagtatatalo pa si Jordan, wala pa siyang championship. So lagi sinasabi sa akin ng airpot ko noon na si Jordan yung pinakamagaling sa Chicago. At lagi rin sinasabi ng tita ko because I have an aunt and I got aunts, yung kapatid ni mama and yung iba pa naming mga acquaintances, they live in Illinois. I mean, a few miles from downtown Chicago. And I got also relatives who live 1 mile away from the Staples Center or yung kung ano man yung pangalan ng home court ng Lakers, yung Crypto Arena. So, kita daw nila si Kobe kung talagang pag-iipunan nila. So, yun. So, yun lang sana. Swerte talaga nito ni Christian Oliver Talampas. Napirma ni MJ yung art niya. Kasi bibira pumirma si MJ, pwedeng tanggihan ni MJ yun, pero hindi tumanggi. Na-impress dun sa art. Dahil maganda naman at magaling naman talaga yung pagkakagawa. Ibig sabihin, magaling siyang artist. So, yun. Pirma na lang yun. Pag nag-exhibit siya, million yun. Cake, pwede siyang kumita ng million. Pero ano eh. Yun na nga lang. Doon mo mapatunayan na hindi totoo yung mga sinasabi ni Scottie Pippen with regards to Michael Jordan. Kasi kung talagang totoo yung sinabi ni Pippen regarding Jordan, hindi niya pipirmahan o hindi niya papansinin yung ginawa ni
Christian Oliver Talampas. O hindi niya papansinin yung ginawa nung Filipino artist na yun na na-interview ni Sir Julius Babaw. So isasama ko yung link doon sa video. Kasama ko yun pag pinost ko. So pag pinost ko to sa Facebook, isasama ko yung link. So yun lang. And again, to my basketball friends, classmates, pasensya na kayo kung medyo naiiyak ako dahil may halong inggit na rin yun kasi buti pa siya may pirma eh. Kaya nga di ba yung sinasabi nga sa Gatorade, wanna be like Mike. Pero maganda lang dun kay Christian Talampas. Sabi niya kasi, huwag sumuko ko yan. Ginagawa ko ngayon. Maaaring hindi na ako pwede maglaro ng basketball, pero yung mga kahinaan ko nire-reinforce ko. Dahil kagaya ni Jordan, hindi naman siya naging si Michael Jordan agad-agad. Early in his career, matatalo siya. Sinasabi nga eh, magaling ka lang umiskot, pero hindi ka magcha-champion. When? Ano nangyari? 6-0. Undefeated sa finals. 6 na beses pumunta ng finals, 6 na beses nag-champion. And to be honest, nag-champion lang yung Houston Rockets ng 2 beses dahil si Jordan is retired or is hindi kondisyon para maglaro ng basketball. Remember, naglaro si MJ ng baseball. So, nung bumalik siya, hindi pa ganun kakondisyon yung katawan niya to play basketball. At tinalo niya yung isang team sa Eastern Conference na may malakas at batang-batang Shaquille O'Neal. Na alam natin na sino bang makakatalo doon kay Shaq, eh lakas-lakas nun. Eh, you know, sino mag-aakalang makaka-score si Jordan ng 64 points na ang susupalpal sa'yo eh si Shaq. At hindi na siya yung athletic na ano ah, athletic na 21-year-old Michael Jordan. Nasa early 30s na siya. Probably 32 or 33 years old na siya. So, kumbaga, ang ginagamit na lang ngayon, kagaya nung ginagawa niya nung nasa wizard siya, utak. Meron ba naman siyang athleticism na konti, pero hindi kagaya nung kabataan niya na halos nakupo. Diba? So, yun na lang. Yun na lang masasabi ko. Basta isi-send ko na lang yung, pag pinost ko to, sasama ko yung link. So, yun na lang sa mga itatag ko. So, yun lang po.